Narinig mo na ba yung patabol? Or yung glutinous na nilagyan ng gata at maraming asukal? Tara, samahan nyo kaming gumawa ng patabol. Ay mga chang, 40 days video nga pala. 40 days talaga, no? 40 days video nga pala, gagawa tayo ng homemade patabol ng Quezon. Wow. Sa probinsya nga po pala namin mga chang sa Quezon, nakakatikim lang kami nito kapag gagawa po kami ng kalamay kapag Pasko at saka year end. Kaya naman, napaisip kaming gumawa, pwedeng-pwede naman palang gumawa kahit hindi ka magkakalamay, pwedeng-pwede pala nating tikman. Natatandaan ko pa nga, limit lang ang pagkain namin nito ng patabol dahil mababawasan pa yung tinatawag nating kalamay kapag kakinuha natin itong patabol. So, una nga lang natin gagawin mga chang, magmamasa tayo ng glutinous rice. Ayan, saktuhan lang natin yung tubig para hindi siya masyadong malambot. Pagkatapos, magsalang tayo ng kawalit, ilagay natin yung kakang gata ng niyog. Tapos, maglagay tayo ng sugar. Ang ginamit namin dito mga chang na sugar ay yung mascovado sugar. Pero kung wala kayong mascovado, okay lang naman yung normal na sugar. At kung meron din kayong tinatawag na pakaskas, yung magkataob na sugar na matigas, yung tawag sa amin noon, pakaskas. Naglagay nga din pala kami mga chang ng margarine, pampabango yan, pampasarap, pampalinamnam. At kapag nalagay na natin yung margarine, continuous lang natin ng halo-halo, haluin hanggang sa kumulo siya at lumapot. At pag nakulo na siya mga chang, ilalagay na natin yung ating hinulma na glutinous, ayan, isa-isa nating ilalagay dyan. Hanggang sa mailahat na natin yung ating hinulmang glutinous. Tapos, imekos-mekos lang din natin yan mga chang dahil para hindi magdikit-dikit yung ating glutinous. Tuloy-tuloy lang natin yan hanggang sa maluto ba. Hanggang sa makita natin na lumalaki na siya, lumulutang. At makikita natin yung sabaw niyan, lalapot na siya unti-unti kapag ka naluluto na siya. Sa ngayon, napakabango nito mga chang. Amoy mascovado flavor. Yung sugar, nagpabango sa kanya, saka yung margarine. Eto, medyo luto na siya dito ng konti. Naalsa siya pag luto na, ganyan yung itsura niya. Kapag medyo luto na siya. Pero, dahil medyo napadami yung ating sabaw dito, mas lulutuin pa natin siya ng, mas masarap kasi nito mga chang, medyo maganda yung pagkaluto. Kung may idea kayo mga chang dun sa ano, yung kalamay, eto yung ginagawa noon, sabi ko nga dun sa unang part ng video ko, dinudurog yan pagka yung luto na yung patabol na yan. Dudurogin niya ng halong-halo, magiging kalamay siya. Pero dahil patabol lang gusto natin ngayon, ganito lang siya. Kapag umalsa na siya, luto na siya, ganito siya. Ganito siya kasarap patingtingnan. Ang sarap niyan mga chang. Gawin nyo rin to sa bahay nyo mga chang. Sa amin sa Quezon mga chang, ang tawag nito ay patabol. Sa inyo rin ba? Comment naman dyan sa baba kung anong tawag sa inyo nito. Dito nga mga chang, titikman na natin itong ating niluto. At masarap nito talaga yung medyo mainit pa dahil pag medyo malamig na ito, medyo nagiging chewy yung kanyang texture. Pero pag ganitong mainit pa, ang sarap niya. Malinamnam siya tapos matamis. Yung glutinous naman kasi hindi dyan pumapasok yung tamis sa loob. Kaya match na match siya dun sa sauce na yan na matamis. Lasang-lasa natin dyan yung mascovado at saka yung margarine. Subukan nyo nga rin to sa bahay nyo para matikman nyo at sigurado ako magugustuhan nyo. So, first bite na natin yan, mga chang. So, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na rin to sa bahay mo. Siguradong mag-i-enjoy ka. At dito nga, tuloy-tulong na rin lang namin yung pagkain namin. At may mga kasama rin ako dito kumakain. At siya nga pala, mga chang, kung hindi ka pa nakapollow sa akin channel, don't forget to follow my channel. Lalo na kung kakilala kita. Isang karangalan na maipollow mo ako. At masayang-masaya ako sa suporta mo kung ikaw ay, kung ako'y dumaan sa wall mo, tapos ako'y pinalo mo. Diba, ang saya, may supporters ka nakakilala. Char! At hanggang dito na lang ang aking video mga chang. Sana mag-enjoy kayo sa panonood. Yun lang, bye!